Napaliligiran ng kuweba ang Bukas Grande na lugar ng mga jellyfish. Maliit na bangkala ang pwedeng pumasok sa bahaging ito ng lawa. Sa Bukas Grande Island sa Surigao, ang libo-libong jellyfish o dikya nakatira, kumakain at nagpaparami. Ito pala yung natural habitat itong mga jellyfish. And sinama kami dito nung administrator, yung head ng tourism, for us to be able to witness this place. At hindi ko yata ito napuntahan nung first time. Bukod kasi sa masikip ang daraanan at maliit na kuwebang lalampasan, pinoproteksyonan ang mga jellyfish. Payapa ang lawa at habang papalapit sa lugar, unti-unti nang pinatay ang makina ng bangka para hindi tamaan ng propeller ang mga jellyfish. Sa ibabaw pa lang, kitang-kita na sila. Mapapansin din ang linis at linaw ng tubig. Pinayagan kami ng mga otoridad na lumangoy sa parteng ito ng Bukas Grande. May isang lugar pala dito sa Bukas Grande na talagang hindi pinapupuntahan sa mga turista ng administration, no? Dahil ayaw nilang ma-disrupt or ma-disturb yung population that's already existing in that area. Para kasi ma-preserve ang mga jellyfish, hanggang sa bangka lang pwede ang mga turista. Sa paglangoy ko, para akong sinalubong ng mga jellyfish. Nagulat ako with the amount of jellyfish in that place. Since they're stingless, nagpaalam kami kung pwedeng magkuhanan sila at lumublob na sa tubig na yun kung saan sila nandun. So that we can get videos of them in the water with us in it. No? Since wala naman sting yung jellyfish na yun. Sa simula, parang magkakalayo at di karamihan ang kanilang bilang. Pero sa patuloy kong pagsisid, halos magkatabi-tabi na sila sa dami. At saan man ako tumingin, may jellyfish na makikita. Nakikita mo sila dun lahat, napakarami. Libo-libo yun. Up to thousands of different sizes. May iba't ibang kulay din. May brown, may black, may light brown. Kahit ilang metro ng aking nalalangoy, parang walang katapusan ang makikitang jellyfish. Moonlight jellyfish at spotted o lagoon jellyfish ang species na makikita rito. Transparent ang katawan ng moonlight jellyfish. Habang brown at may bilog-bilog na disenyo ang lagoon jellyfish. May ilan na parang kusang lumalapit sa aming camera. Walang utak at puso ang mga jellyfish. Ang kanilang tentacles ang ginagamit nila sa pagkain at pagprotekta sa sarili. May iba't ibang bahagi ng katawan ng jellyfish. Ang kanilang umbrella o ulo. Ang kanilang oral arms na ginagamit nila sa paglapit ng pagkain sa kanilang bibig. At ang kanilang tentacles o galamay na karaniwang may laman na kamandag. Stingless o walang lason ang mga lagoon jellyfish dito sa Bukas Grande. Samantalang ang moonlight jellyfish naman, nagtataglay pa rin ng toxins na maaaring maging sanhi ng rashes o pangangati. They're just very gentle. They lack those flagellates, no? Na yung mga galamay nila, wala kami nakitang ganun. Maybe they don't need to hunt fish anymore or defend themselves from predators.
And also, their meat, yung pagkuha nila ng pagkain is different there than here in Surigao.